Magandang umaga mula sa PAGASA Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magigintayan ng panahon sa susunod na 24 oras. Kagabi ng alas 10 or 10 PM kahapon ay nakapasok na nga ng ating Philippine Area of Responsibility itong low pressure area na ating minomonitor. At yung latest location natin as of 3 AM today ay nasa layo na ito ng 695 kilometers silangan ng Butuan City sa Agusan del Norte. At sa kasalukuyan, patuloy rin ang pag-iral ng southwest monsoon o yung hanging habagat sa kanurang bahagi ng Southern Luzon at Visayas ngayong araw. At dahil sa pinagsamang epekto nitong low pressure area at ng hanging habagat, asahan natin na makakaranas tayo ng mataas na chance ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Asahan natin itong mga kaulapan at mga kalat-kalat na thunderstorms dito sa buong Mindanao, sa central at eastern sections ng Visayas, pati na rin dito sa area ng Palawan. Mas maaliwala sa panahon dito sa Metro Manila at sa lalalabing bahagi ng ating bansa ang ating inaasahan, maliban na lamang sa mga tsansa ng biglaan at panandaliang buhos ng ulan na dulot ng localized thunderstorms. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, malaking bahagi ng Luzon ngayong araw makakaranas ng generally fair weather conditions. Mainit at maalinsang ang panahon dahil hindi umaabot itong habagat sa malaking bahagi ng mainland Luzon ngayong araw. At pagsapit pero ng hapon hanggang sa gabi, magkanda tayo sa mga tsansa ng mga biglaan at panandali ang buhos nga ng ulan na dulot ng localized thunderstorms. Maximum temperature forecast para sa lawag ngayong araw, posibleng umabot ng 32 degrees Celsius. 34 degrees naman dito sa area ng Tagigaraw at 23 degrees Celsius sa Baguio City. Maximum temperature forecast ngayong araw sa Metro Manila, posibleng umabot ng 33 degrees Celsius. 32 degrees naman sa bahagi ng Legazpi at 31 degrees Celsius sa area ng Tagaytay. Sa mga areas ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, dahil sa pag-iral ng habagat, asahan natin ang mataas na tsansa ng mga pag-ulan ngayong araw sa bahagi ng Palawan at sa Western Mindanao, particular na sa mga areas ng Zamboanga Peninsula at sa mga isla ng Basilan, Sulu at sa Tawi-Tawi. At dahil naman sa epekto ng low pressure area, dito sa nalalabing bahagi ng Mindanao, particular na dito sa Central at Eastern Mindanao, at sa Central at Eastern sections rin ng Visayas, dito sa Central Visayas, at sa mga lalawigan ng Leyte, Southern Leyte, pati na rin sa Eastern Samar, asahan natin ang mataas sa tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat ngayong araw na dulot nga nitong low pressure area. Mas maaliwala sa panahon, mostly cloudy skies ang ating inaasahan dito sa area ng Western Visayas at Negros Islands region ngayong araw. Ngunit pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, makakaranas tayo ng mga isolated rain showers or localized thunderstorms. So ngayong madaling araw pa lamang, may mga naitala na tayong early morning thunderstorm sa malaking bahagi ng Mindanao at itong ang central at eastern sections ng Visayas. So sa mga lugar na ito, especially itong central at eastern sections, dahil ito yung mga lugar na naapektuhan nitong mga kaulapan o yung mga makakapal na kaulapan at mataas sa potential na pag-ulan na dulot itong low pressure area, patuloy tayo maging handa at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. At sa kalagayan naman ng ating karagatan, wala pa rin gale warning na nakataas sa anumang baybay na ating kapuluan at light to moderate na pag-alon na ating inaasahan sa malaking bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sapagkat kung meron tayong offshore thunderstorm activity, asahan natin itong mga malalakas na bugso ng hangin, kaakibat dito ang bahagyang pagtaas ng ating mga alon. At inaasahan nga natin na itong low pressure area na ating minomonitor sa ngayon, mataas ang tsansa na maging isang galap na bagyo or tropical depression within the next 24 hours. And in the event na maging ganap na bagyo na nga ito, ay bibigyan natin ito ng local name na Enteng. At inasahan natin na starting tomorrow, araw ng Linggo hanggang sa Lunes next week, dahil sa pinagsamang epekto nitong sama ng panahon na ito at ng pag-iral nga ng southwest monsoon, yung hanging habagat na posible rin hatakin nitong weather disturbance na ito, asahan natin na mataas sa tsansa ng mga pag-ulan dito sa areas ng Visayas at Mindanao. So magpapatuloy mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at sa Mindanao, makakaranas na rin ng mga pag-ulan sa areas ng Mimaropa at sa Bicol region. Pagsapit naman ng Tuesday at Wednesday next week, bahagyang aangat pa-northward yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Unti-unti na mababawasan yung mga pag-ulan sa bahagi ng Mindanao at ng Visayas.
makakaranas na tayo ng mga pag-ulan na dala ng habagat dito sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bimaropa. Dahil naman dito sa low pressure area na posible maging bagyo, magdudulot rin ito ng mga pag-ulan dito sa Bicol Region at mananatili ng bahagi yung mga pag-ulan na dala ng habagat sa Western Visayas. Kaya patuloy tayong maging or manatili tayong umantabay sa mga updates sa pinapalabas ng pag-asa ukol sa sama ng panahon na ito. At ang haring araw dito sa Kamanilaan ay sisikat mamayang 5:44 ng umaga at lulubog naman mamaya sa ganap na 6:09 ng hapon. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa mga rainfall advisories o yung mga posibleng heavy rainfall warnings na i-issue ng ating Pag-asa Regional Centers sa ating mga lokalidad, ay follow kami sa aming social media accounts at DOST_Pag-asa. Mag-subscribe rin kayo sa aming YouTube channel sa DOST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website sa pagasa.dost.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan William Lagulat.